Hi guys, good morning. Kumusta na po kayong lahat? Sa video na to guys, gusto ko pong i-share sa inyo ang rason kung bakit po hindi ko agad pinalitan ng grower feeds ang starter feeds. Kung maalala nyo guys at kung nakita nyo ang isang video ko, ilalagay ko na lang po ang link dito sa ibaba. Tapos guys, ang sinabi ko doon ay kapag maubos po ang pangwalong sako na starter feeds, ay agad ko po silang ilipat or i-shift into grower feeds. Pero guys, sa video na to, samahan niyo po ako dahil atin pong malalaman dito kung ano po ang mga simpleng dahilan ko kung bakit magdagdag muna ako ng pang-siyam na sako sa starter. Okay guys, before we continue, thank you so much guys for supporting my YouTube channel. Okay, so sa mga hindi pa ho dyan nag-subscribe, subscribe ka na po and hit the bell ring para po ma-notify ka sa mga bago kong upload. Okay guys, simulan na po natin. So andito sila ngayon guys. Sila po ay hindi pa ho napaliguan, no? Actually guys, nami-miss ko sila kasi nga po, dalawang araw at dalawang gabi hindi ko po sila naalagaan. Pumunta po kasi kami guys sa binyag ng aking pamangkin doon sa Poblacion, Estancia, Province of Iloilo. So, binilin ko sila, yung mga baboy na to ay binilin ko sa aking bilas. I mean, sa kapatid ng aking bilas, no? Ako guys ay nagtataka lamang, kahit sila po ay nasa starter stage pa lang ngayon sa feeds, mahilig na po silang umupo. Siguro guys, mabigat na ang kanilang puwitan or chan. Ayun na guys, oh. Tignan mo guys, oh. Ayan, oh. Ayan. No? Yung ibang baboy dito guys, actually, pwede na po silang pakainin ng grower feeds. Kaso nga lang, hindi po abot ang ibang baboy, maliliit po sila kasi nga nagkasakit. So, continue pa ang recovery nila. Mapagpakumbaba kong sinasabi na sa 10 baboy, meron po ang aking munting baboyan. Sa edad na mahigit po isang buwan since weaning, sa aming pag-estimate ay 3 baboy pa lamang po ang umabot na ng 50 kilogram. Ang iba po ay nasa 35 to 49 kilogram pa lamang, estimated lamang. Ang kanilang timbang ay hindi po magkakaparehas dahil hindi din po magkaparehas ang kanilang katawan, yung laki ng kanilang katawan. Medyo mabagal po ang development ng kanilang paglaki sa katawan nila dahil po sa nangyaring nagkasakit sila noon. Sa kabila po ng kanilang kalagayan ngayon, sila po ay patuloy pa ring tumatanggap o nababalot sa aking pag-aalaga araw-araw o kahit man sa gabi. Sa paggawa ko po sa video na ito, ngayong araw po ay pang 42 days na silang kumakain ng starter feeds. So yun guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and hit the bell ring para po updated ka sa mga bago nating upload. God bless po sa ating lahat.